natin. So again, as I already told you, lahat ng nakasukun, no? Nakasukun na mga salita, usually, ganyan, no? Ajib, it is actually a request or an order. Ajib, kul, iks, ganon, kif. Oh, in other words, na nakasukun siya, it is actually an order or a request. Now, ajib, sagutin mo. Ani, it is a prepositional word. An is preposition pa rin siya, pero about. Ang ibig sabihin ng preposition na ito is about. An, about, malapit or patungkol. Diba? Yung an is patungkol. Okay. Sagutin mo itong tungkol sa mga kasagot, mga katanungan. As-ila, questions. Kapag yung as-ila is singular, it is su'al. 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 Do you know what is su'al already? Su'al. Question. Question. Kapag naging plural yan, ang kanyang pagiging plural is as-ila. Now, atiya. Do you know what is atiya? Al-ati? Al-ati? Give me. Give? No. Atini yun, atini. Pero yung atiya is yung following. Yung sumusunod. Atiya. Sagutin itong patungkol sa mga katanungang sumusunod. Okay, subukan natin. Ajib anil as'ilatil atiya. Ay, nakitabo Muhammad. Oh, sagutin nyo. Nasaan yung kitab ni Muhammad? Ay, nakitabi Muhammad. Kitabo. May kasi wala namang preposition dyan. Muhammadin. Muhammadin? Muhammadin. Oh, kasi pagmamayari naman ni Muhammad na. Huwa. Huwa kitab. Next. Maktab. Maktabu. Okay, again, nasaan? Huwa. Maktab. Huwa. Tabi maktab. Huwa. Kitab. Okay, tama yung maktab. Tama yung maktab. Pero ang tanong, nasa ang parte ng maktab? Al-maktab. Al-maktab. Very good. Tama. Huwa alal. O, taayusin. Hindi ko magalaw yung alal. Pagalawin mo yung mouse, ma'am. Opo, ito. Okay. Sige. Ay, nagkitabo Ammarin. Nasaan daw yung kitab ni Ammar? Ammar. Oh, sige, hanapin ko. Oh, kayo maghanap dito ng sagot. Oh, nasaan yung kitab ni Ammar? Huwa. Kitab. Ala maktab. Huwa alal tabi maktab. Huwa alal. Ala saan? Huwa maktab mudaris. Maktab maktab mudaris. Maktabi. Huwa ala maktabi. Huwa alal maktabi mudaris. Alal maktabi mudaris. Huwa ala maktabil mudarisi. Okay. Magtatawag ako ha, isa-isa ha, total 16 man lang kayo or 15, so kayang-kaya. We still have 7 minutes. Ay, nahakibatul mudarris. Nasaan daw yung libro ay yung bag ng mudarris? Kanina sinabi ko, nasa, ang sagot ay nasa ilalim. Sa ilalim ng desk. Tahta. Huwa, huwa, or hiya? Hiya. 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 Ilal, hiya, ilal, mag, tahta, tahta, nasa ilalim ng tahta. Ay. Hiya tahta. Hiya tahta. Ilal maktabi. Ilal maktabi. Maktabi. Hiya tahta. Hiya tahta. Maktabi. Okay. Oh, ito. One, marami-rami ito. Kasyang-kasya sa inyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo, siyam. O, kato. Bismillah. Makinig. There is a two kinds of mudafun-mudafun ilay. Yung unang klase ng mudafun-mudafun ilay is yung pareha sila nakira. Pareha sila indefinite. Yung pangalawa namang klase ng mudafun-mudafun ilay is yung indefinite yung isa, habang yung isa naman is
definite. Paano ninyo siya pagdudugtungin? Nakita niyo ba itong kitabon? Itong Muhammadon. Parehas yang naka-definite. Ah, wait. Mali pala. Ang ibig kong sabihin, yung isa may alif and lam, habang yung isa walang alif and lam. Pero parehas sila naka-definite form. Definite. Okay, definite ito, definite ito. Ito naman, indefinite. Bismillah, ulitin ko para makasunod kayong lahat. Kasi pa isa-isa kayong sasagot. Kung makikita ninyo yung arrangement niya, yung unang parte, yung mga properties, indefinite. Indefinite. Diba? Yung mga properties, indefinite. Habang yung mga owner, lahat ng owner, is naka-definite form. Definite form. Pero yung pagkakaiba lang naman po nila, yung unang definite form is gumamit ng totoong pangalan. Okay? Muhammadun, Hamidun, Abbasun, Aliyun, Sa'idin, Yasirin, Ammarun. Totoong pangalan ng tao. Habang ito naman, gumamit ng mga definite name, pero alif and lam yung pinanglaban. Okay? There are both definite, pero yung isa, totoong pangalan, habang yung isa naman, gumamit ng salitang the to make it definite. Naiintindihan? So, ma'am, akala ko po, yung definite lang na name is yung mayroong alif and lam. No, yung definite po na name is pwede siya basta mga original name. For example, Davao, Manila, Marian, yan. Mga klase yan ng noun na definite. Hindi siya pwedeng palitan. Hindi pwedeng magbago at mananatiling definite yan. So, paano po gawing mudaf o mudafun ilay yung dalawang salita na nakira at ma'arifa? So, sinabi ko na sa inyo noon pa, no? Na itong dalawang ito, yung lahat ng topic natin, connect yan, bawal absent. So, from kitabon, aangkinin ni Muhammad, ang nangyari, kitabo Muhammadin, na natiling merong kasratain. Diba? Itong Muhammadin dito, merong kasratain, diba? Pero dito, from being kitabon, naging kitabo. Isa lang. Lahat po ng mudaf. Isulat na sa utak, huwag kakalimutan. Lahat po ng mudaf, isa lang ang dhamma or isa lang ang kasra. Okay? Pero po, lahat din po ng mudafun ilay with an original name, nakakasratain. Ayan. Okay? Kitabu Muhammadin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hadawabe? Nam afham. Okay, ulitin ko parang hindi kasi alam ko yung sagot ng naiintindihan sa hindi masyado. Okay, ulitin ko. 50-50. Okay. Sige. Mahirap. Ah, mahirap siya, pero actually hindi. Yes, ma'am, okay? Mahirap. Magulo. So, kitabon Muhammadon. Mm-hmm. Hindi mo pa alam kung kanino yung kitabon na 'yan. Hindi mo pa alam kung ano yung papel ni Muhammad diyan. So, paano mo sasabihin na yung kitab na yan kay Muhammad? Ang gagawin mo lang, gawin mo itong kasra. So, naging kasra yan. At ang gagawin mo naman sa property, gawin mo siyang isang damma lang. Kasi, isa man, dalawa man itong nakasulat dito. At yung instruction, yung rule is, bawal dalawa yung damma or yung baris or yung vowel ng isang property. Dapat isa lang. So, pansinin natin, balik tayo doon sa sample. Okay. Meron ba kayong nakikitang dalawang kasra dito? Dalawang damma dito? Wala po. Wala. Kasi yun yung rule. All of the words which means property or pag-aari, bawal dalawa. Ito, daftaro, isa lang yan. Pero dito, dalawa. Kasi nga siya yung owner. Okay? Siya yung nagmamay-ari. Pero madalas, dahil nga siya yung owner, it should be on kasra form. Naiintindihan? Okay. Dito naman, okay. Nag-gets na ito dito sa part 1. O, subukan natin, sagutin.
Okay, yung number one. Subukan natin sagutin yung number one. Okay, magtatawag ako. Sagutin mo po ito, Ma'am Vanessa. Okay, Ma'am Vanessa, will you please make this the two words turn into mudafun, mudafun ilay, or property and the owner? How will you do that? Alam mo, ano yung pangalan? Ano yan, Ma'am? Hama. Ay. Hami.